Abidita ni Kristus ang una ni Abidita ba niya yang i-lay to claim to justify us to redeem us and to enforce in us kung niya ni nabuhat nga ang pagpasailo sa mga tao tungod wa sila makahibaw kung po pasabi kita po mubidita po dahil sa itong isikay tao sa pagpasailo. Amen! Ang pulong o pasayo sa iyon radyo kayo isuli. Pero kung kita na ang mahitungdan, kunya lapas pa kayo ang samad, ang kahasol na ikahatag, irtig yung lisura. Apan na ibabang mga isunan, tungod kay wak man ta mo, wak tangi o pagtuo sa Ginoo, makaya na nato. Just do not lose your hope in humanity and in God. Do not drag all people. Kung na nakasala nimo ang asawa, ayo apila ang bana. Kung nakasala ang bana, way apil ang asawa. Ayo ang lina ang anak. Kung anak mo'y nakasala, way apil ang ginikanan. Way apil ang mga parinti o silingan. Kung na may kauban rin sa simbahan na nakasala nimo, kung ako nakasala nimo, ayo amunga ang simbahan. Ayo apil ang kauban sa simbahan. Amen! Kaya labaw sa tanan, umaw na iimong hinungtan, na mubuya o mubalik ang simbahan, sa sinuktanan ng palanggit ay wala ka ni-ani para sa Ginoo. Kaya hindi ka tungod sa kama. And in fact, isang asa ng simbahan. Natin ay kabaligo niya problema ng pagsulay. Same also as a family. Let's just keep it in charge and let God resolve it. Kasi matulang po taglay, kurahin nun ang atong disabwa because in our subconsciousness, with the pain that we have been experienced later on, ikiyasa na itong problema, nangita at kalimpay-kalinaw, pero in fact, it is a fool's peace. Nagmalinawon to ka, but in your subconsciousness, eh, wala na ka sa same venue, same place, same people, but later on, same event, sir, same circumstances, same situation, and you have on your subconsciousness, same ang reflex, niya automatic ni mong namaunawad dahil imong buhaton. And later on, it will become a lifestyle or a cycle sa mga kinabuhi. Ang importante yun, kung may problema, dili ginani mo daganan at bangon ginani mo. Magpagamot juga, kung labaw sa tanan, ang unang bintita ni Kristo Jesus. Mao ang pagpasailo. Tingnan na ko na, dahil mo katupad. Labi na yung mga asawa. Ha? Sa sala ni mo nga wala ni mo itukan, kayo nalang itukan, labi na nahasul ka, yan mo pag itukan, masakitan pa siya, mga mong baka, nahasul ka, hanggang nga, nabaw siya, mas nahasul ako siya, tumos yung kalaki, among ni mo siya, ayaw na lang, buhatan lang yung sakto, amen, ha? Buhatan lang yung sakto, kaya na lang pangamong muglain, yeah, make your life right with God, don't commit the same mistake, ayaw na pang hasul, ayaw na pang sakit pa, masakitan pa bilinoon siya, mga mong ba, mainan patupad, ayaw na lang pangamong. Itaktuho na lang nina ito at ang kinabuhi. Amen? Mga itatabag sa Ginoo. When he came to the place called the skull, they crucified him and the criminals there, one on his right and the other on his left. And Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. Pero sa hari ka na makayunta ba nga? Wala na siya ibaw siya ibuhat. Tako na na siya. Hindi niya pong ibuhat. Because we are in pain, we will also lose our sense of understanding them and seeing things in godly perspective. And the sin that we commit, that we hinted most, dito makabantay, pasin niya hinunbot sa unahan, ilang binuhatan niya sila, opo niya atong buhaton. And this is why there is what we call the civil law. Na sa gibuhat niya sala, if God do the vengeance, niya kung adunay ang ayang kabayanan sa balaod sa kalibutan, let the law no, of the land do its own process. Amen? As Jesus has hung on the cross, he pleaded with his Father to forgive his tormentors. Pila man nato din ni karon wala na itarong kay worth ang itormint sa mga tao, ang naghatay ng problema, kahasol, kasakit, kaulawan. Si Kristo Jesus, at ni nangay siya pabor sa Diyos Amahan, pasailuan ni mga tao na nagtormint sa akwa. At whose hands he suffered an imaginable pain. Kung ano sa mga itong mga pain niya, experience ba? Makatandi ba na sa kang Kristo Jesus? Kung dili gani, kung nakaya ni Kristo Jesus, and since we are his disciple, we are his follower, and we believe in Jesus, at our present time, may mong isudyo siya, but I do believe, ang tanang anak sa Ginoo nga, nai balang Espiritu. God is going to grant you wisdom and the strength that will enable you to forgive. Because if you cannot forgive, you're making yourself a prison. Imurang Kristo o niya ang imuhang kaugalingon. In our relationship with others, the only thing more difficult than humbling ourselves to ask forgiveness is to truly grant it. To fully forgive. To not let
resentment continue to linger inside of us. Jesus' last word reminds us that God's forgiveness knows no boundaries. Ay, di magod, Pastor. Jesus man to, di magod, Pastor. Di magod ikaw na sa pang sitwasyon. Di ikaw ako. Ikaw, ikaw na. But you know what? If you will just not lose your hope in God, just continue to pray, God, Lord, what are you teaching me? What are the lessons? Just always think, kinindag ko ng mga pagsulay, dagko mga problema. Kung nainana ka karoon, dagko kayo mga problema ni mong ano man, gusto sa yawa, nga mo give up ka sa Gino, mo give up ka sa simbahan, mo give up ka sa pamilya, mo give up ka sa pagto, pagsalik sa mga tao. Kaya naman, hibaw man ang yawa, gandang kong mga butang ang itagana sa Ginoo para sa kinabuhi. Because it might be in your bloodline, God is going to use you to cut the course of poverty in your family. Na from generation to generation, para gikan pa sa imong apuhan, sa imong apuhan, pupre na yun. Pero sa imong kapanahonan, karoon, you are experiencing grabbing a financial crisis. Ha? Kaya naman, yatake ka sa pagmayo sa yawa na na. Pero kung imo na makita, diay, God is going to use you to cut the course of poverty in your bloodline. Pero kung mo give up na ka sa Ginoo, you are going to miss the blessings of Job that is sevenfold times. Yung kapaturan, pagyot sa Diyan, tinawag, pinili ka sa Ginoo. Iyaya po ng taugun. Pero tungkol kay anang napagsulay, wa man ta makalatas, wa man ta makapas. Ano sa'yo mo? Balik na buta. Same test of life. Same test of life. Pero importante mga kaisulay, mupagdayin dunta. Mubindita ka sa pagpasaylo. Amen. Tipi ka yung natuhan din, kaya yung loved ones. Bindintahan ka, or bindintahin din ako sa iyong pagpasaylo. Amen. Pwede ba kung iyong bindintahan sa iyong pagpasaylo? Magbindintahan na tani, kaya naman, puros naman ang mga pare. Amen. Panawa rin yung katuhan, di ka excited pa, may tayo ka pero. Pare tayo ka pero. Magbindintahan ka sa pagpasaylo. Jesus' last word reminds us that God's forgiveness knows no boundaries and we need God's help and grace to be able to forgive in such a way. Ikaduhang bindita, are you excited sa ikaduhang bindita? Ang ikaduhang bindita, mga kaisunan, mga bindita sa kaluwasan. Amen. I say to you, today you will be with me in paradise. And that's the second word. Ikaduhang bindita, mga bindita sa kaluwasan. Now, one of the criminals hanging there reviled Jesus, saying, "Are you not the Messiah? Save yourself and us." The other, however, rebuking him, said in reply, "Have you no fear of God? For you are subject to the same condemnation. And indeed, we have been condemned justly, for the sentence we receive corresponds to our crimes. But this man has done nothing criminal." Then he said, Jesus answered, "Demas, Jesus, remember me when you come into your kingdom." And Jesus replied to Demas, "Amen, I say to you today, you will be with me in paradise." Ang saad sa Ginoo, mga kaisunan, God's kingdom is so great. And Demas realized this as he was at the side of Jesus. Una, ino pa, inintibok si Mana, kudos sa tanang nagkakuyog sa tuang family camp o ang uban po na nagpabilin sa balay na nagbiniknit gapon. Napabaysalin sa mga biniknit din ha. Hallelujah. The theme of our church this year is, no? Strengthening family and making memories. Nadi mga kakulian niya din, we cannot be able to be with our church family. Okay, we also have some family to attend to. And kudos to you. Gabi na kung anong time ninyo kung dispense sa iyong family. Wala lang ang ta dito sa barkada na niguba sa iyong lawas. Niya, wala lang ta dito sa buwangan. Niya, laing Jesus na inyo ang yato. Amen? No. It's my prayer na ni-create yun mo of memories in your family and you have strengthened your family. Amen? Kudos na itong tanan. Connecting to God and connecting to our family. Nagpahinundong ni ka na itong makaisunan kung unsang katahong ang kaluwasan. And our call to bring God's kingdom to earth as it is in heaven. Jesus' words reminds us that no matter how many times kita na nakasala, masagay lang ang ibang mga tao dyan, sige lang nagsimba, yung masagay na sila dyan. Masa importante ikaw, mong misimba ka, dilipungod kay luwas na ka o matarang na ka. Kung usa ka makasasala, ang kinahanglang tabang sa Ginoo, ang mainsako, yung mga kinabuhi. In fact, kamulang tatang masipya, kamulang tatang budukon sa Ginoo, yung Ginoo na yung makatabang sa tuwa. And it's my prayer that it's one of us here na wala ang kata sa pangunahon na holier than thou, na pareha sa usaka, parisiyo ba? Ginoo, salamat kayo kay, pwede kong gihimon
nimo aning usa nga politiko nga makasasala kayo, nagpuasa ko Ginoo, naghatag tithes, nagbuhat og mga maayo Ginoo, katong tawo nga makasasala, tubagan sa Ginoo dito sa templo Ginoo, dili ko akayan makasasala kayo Ginoo. Kinsa man kun pag-ampo ang gitubag sa Ginoo niya? Jesus mismo nagingon, hypocrites, no, self-righteous, nag-judgmental. We all face our own struggles. That's why kinahanglan yun nato ang mga bunga sa balang espiritu mangutubo gitiri sa tuwa. Amen. Okay, kung wala ko yung mga naghatag na ito, kasol, kasamok, o mga problema, usaw mo pag-workout sa tanggog man. Kailan na yung mga padlungon ba? Usaw mo pag-workout sa tuwang pasensya kung kaya daghang mga simpat sa kayo o mga mabata na ito, kauban sa simpahan. Atong lungsap ka na yung usaw mo pag-workout na na. Ya kung okay ang tanda, nagtubi ang tanda, buutan na kaita. Ya sa nang mabutan sa kainit, hindi na lang tayo buto. Nasalamat sa Ginoo, kita-kita na din pamilya, di bang kami sa Ginoo, nga ma-work out at ang fruit of the Holy Spirit. Amen. Kay kita na may magbilititahay. Sa may buong pasagutan na, magpinabunekta o magsinaptanekta, pili na ito, ipanukbihag na ito sa uban, sa lain mga tao. At tuwala na din rin. Kaya nakibaw kita sa itong mga apan, itong mga sigatan, if we are a family, pili na natin ito nabi sa laing pamilya, sa laing silingan, ito na naman ito rin. We have this understanding because we have this struggle. Kaya gusto itong gamitin po sa Ginoo para sa ilang. For those who are weak, help them. God is always looking to forgive. Amen? Mauna ang iyong ikaduhang bendita ang atong kaluwasan. Makabendita po ba ka sa mga katupad karon sa kaluwasan? Kaluwasan sa giyatubang problema? Kaluwasan, mahimo ba ka kaluwasan po niya? Labi na nagkinahanglan siya kanang tabang kay lisod na din kayong apason ang iyong mga Judith o mga Juna? Dili lang ni kaluwasan sa Espiritu atong isutan. Tibuok na niya kaluwasan. Amen! Ha? Kuwang siya bugas, o saan lagi ka takos na panaksan, panuuto na yung kutob, pwede ba bukang mahimo niya bendita sa kaluwasan, kaya wala na siya bugas. Amen? Ikatulong mga kaisunan, nga bendita ni Kristus. Woman, behold your son, behold your mother. O niya ikatulong bendita ni Kristus. It talks about relationship. Something by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Cleopas, and Mary of Magdala. And the other is Mary Magdalene, ang mama ni John Lee. When Jesus saw his mother and the disciple, her whom he loved, he said to his mother, "Woman, behold your son." And then he said to his disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her into his home. So, may good pasabot nining istorya. Ang ato naman kayo mga kaisunan, only ang verse na din si Maria Gidiay na yung Ginoo, kinahan sa Ginoo o gituluan ni Jesus nga i-very naked si Maria. Kaya wala tamaan to sa amahan, maagi kita sa kinahan. Nito itong versikulo ha, kung mga natong panamot. But there's no verse in the Bible na nag-isgot sa pagsimba ni Maria. So sa may pot pasabot nini, God's promise us that He will never leave us nor abandon us. He sent the Holy Spirit to be our Paracletos, meaning in Greek, but pasabot nga na, ang balang Espiritu niya, ay mahimo na itong comforter, kung nakinahanglan ta comfort, guide, kung kinahanglan ta giya in our decision making, counselor, kung kinahanglan ta tambag, budasig na ito, kung nagluyan ta, kung mubuhat ta, matintal ta sa pagbuhat o sala, the Holy Spirit will convict our heart, no sahay, kulbaan ka, ha? Mahasol ka, sila na kay buhat o niya dili maayo. And when umluya po ka, He will strengthen you. Dabaw sa kanan, the Paracletos, the Holy Spirit will edify you. When He addressed us to His mother, and when He addressed His mother to His son, God is not just simply encouraging us to take care of our parents. Huwag niya literally, mga ginikanan. Bisa nusahay, makainunta nga, nanakayang at yung manon, hinahan namin, saktaan namin. Huwag magkamutunga po nung dito mo nila. Dilito mo niya. Unaunang bendita, pasailo ah. Kung tako mang sityan inyong ginikanan, may mo mang responsable, pinitahay sila sa mga pagpasaylo. Amen. Mangayan man or dilis ay mga pasayloan, nag-ingon si Jesus, bindintahe. Amen! Aron ka panalanginan. Dili lang ni maudal ang context. It goes beyond parental or filial care.